Mga kapuso, pinaghahanda na ang mga lugar na posibleng makaranas ng tagtuyot sa parating na El Niño, lalo na po yung mga magsasaka. Partikular na tinukoy ang mga nasa Camarines Norte at Southern Leyte. Magiging mainit din ang bear months. Nakatutok si JP Soriano. Normal pa rin daw ang mga biglang buhos ng ulan itong mga nakaraang araw na dahil lang sa habagat. Pero kahit pag pumasok na ang El Niño, makararanas pa rin naman ng mga pag-ulan. Mas onti nga lang sa karaniwan. It increases the likelihood of below normal rainfall conditions, which could give bring negative impacts such as dry spells and droughts. Simula Setyembre, makararanas na ng meteorological drought o ang pagbaba sa higit 60% ng pag-uulan ang mga lalawigan ng Camarines Norte at Southern Leyte. Camarines Norte and also Southern Leyte, ang ini-expect natin na pwede siya magkaroon ng drought based doon sa 5 consecutive months niya na below normal rainfall. 36 na probinsya naman ang makararanas ng 21 hanggang 60% na pagbaba ng ulan. Sa mga susunod na buwan naman, pagdating ng October, November, December, most parts of Luzon, Visayas, and also Mindanao ang may mga kakulangan na sa ulan. Goodbye jacket din tayo kahit sa mga Vermont dahil posibleng walang pangsimoy Pasko na lamig. Sa Nobyembre halimbawa, pwedeng makaranas ang Metro Manila ng mahigit 37 degrees Celsius na init, pareho noong tag-init. At pagdating ng Disyembre, posibleng umabot sa 32 probinsya sa Luzon at 4 na probinsya sa Visayas ang makararanas ng tinatawag na dry spell. Mas mainit ang ating ina-expect during the month of November and also December dito sa Central Luzon area. Maraming warmer than average na temperature. Sa kabila ng El Niño, asahan pa rin daw ang malalakas na bagyo tulad ng bagyong Ondol na nanalasa sa panahong may umiiral na El Niño noong 2009. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.